Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit itong si Diwata. Kanina, pinag-uusapan natin, ito pong yan, cookie ni Mocha, tsaka ito naman pong para sa akin, si Rose Martan. Ito naman ngayon si Diwata. Patin lahat, my name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan at kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Ito yung problema rito ngayon mga kababayan, dito kay Diwata. Unang-una, hindi naman po si Diwata makakapasok magsisilbi dyan sa Kongreso. Okay, huwag muna natin pag-usapan, alam ba niya yung trabaho niya bilang mambabatas? Definitely hindi niya po alam. Okay, hindi niya po alam. Kilala ko si Diwata since yung pandemic pa. So ngayon, sumikat siya. So marami ho, maging si Rose Martan, pumunta rin dun sa kanya at binigyan siya ng bahay, yung container van, binigyan siya. Plus 5 milyon ang ibinigay sa kanya na pera. No. Tapos nagtayo ng kanyang mga Diwata, ng kanyang mga parisan. Diba? So, may mga ibang mga kumpanya rin, ginawa na rin endorser si Diwata, yung GMW ba yun, pangalan nun, ng sasakyan. Ginawa na, binigyan rin siya ng sasakyan. So, marami ho talagang gumagamit ni Diwata. At ang pinaka nakakairita po sa lahat ng gumagamit sa kanya, ito pong vendors o vendor party list. Yun pong mga tao dun sa kanyang, sa kanilang party list, hindi po ito man lamang nauusukan sa lansangan, sa pagtitinda, ang talagang laman ng kali sa pag-iikot at may experience, ito hong si Diwata na kanilang fourth nominee. Isa pa hong kalukuhan sapagkat hanggang third nominee lang. Okay? Kahit, ganito po yan ang sistema ng party list eh. So, 2% ng total number of counted votes ang nationwide. Okay? Nationwide. So kapag ka nakakuha po sila ng 6, so yung first 3, matik yan, pasok sa Kongreso. Makakuha po sila mga katumbas ng mga 8% or 10%, hanggang 3 lang po umuupo. Eh yung pong 3 yun, putrakis, ang yayaman. Ang nakita ko pa ha, sa mga post sa mga ng iba, yun daw po nga first nominee, naku po, big time billionaire po. May ari ata ng ano yun, minahan. Di ba? So maliwanag na maliwanag, yun pong mga tao na nakakakita ho ng napakalaking pagkakataon para makapasok sa politika, ginagamit po yung party list system natin. Alam nyo, kung nagtataka ho kayo, bakit merong isang party list na hindi nyo naman alam na nanalo pala to? Mapapaganon ka na lang eh, no? Hindi naman nakarating sa amin to. Hindi nga ako aware na may existence ng ganitong party list. Ang ginagawa po kasing strategy ng mga yan, pupunta po sila sa isang probinsya o dalawa. Okay? Yun po yung pupukpukin nila. Pupukpukin nila to hanggang sa maging very popular sila. Tapos, basta yung kwenta ng boto ng mga yan ay papalo po ng hanggang third nominee, 6% sa estimate nila. Ilan ang number of voters, ilan yung actual na bumoboto. So kukwentahin nila yung ilan dapat ang 6%. Okay? Pag nakuha na nila yon, sure win po yan ang party list. So hindi sila nanalo sa buong Pilipinas, pero nanalo lang sila sa isa o dalawang probinsya. Then pasok na ang party list. Diba? Ngayon, dito naman, ang ginagawa kasi kailangan din po sa party list, nationwide, may mga satellite headquarters kayo. Yan po ang isa sa requirement ng party list system. So kahit doon sa iba, hindi bumababa yan, pero sa isang lugar lang, doon nagpo-focus, mananalo yan. Dito naman, ang ginagawa naman dito ay sinasamantala yung kasikatan ni Diwata. Kasi nga, sa lahat po naman ng mga vendors,
Diba? Si Diwata po talaga naman ang sinuwerte. At si Diwata rin po yung talagang inabot ng tamang pagpapatupad ng batas. Doon sa Pasay City, nire-reker talaga yung mga nakaparada doon kasi nga malapit yun sa Senado. Napakadelikado. Eh kung meron lang diyan isang sasakyan na magtambay, di ba? Meron palang liquid bomb, meron palang kung anong bomba yan. Di patay na sana yung mga senador natin. Sayang. Ay, di ba? Kaya ho, ganun kahigpit doon, nire-reker palagi. Hindi dahil ginigipit siya. Pero kapag ka mga siklista nga, ipagkalinggo, Sabado, malaya po ron. Malaya kami ron. Oh. Pero delikado kasi yung mga sasakyan, yung mga motorsiklo. Iniiwasan po kasi mangyari. Yung nangyari noon, I forget the year, noon pong mamatay si Congressman Abu Bakar. At nasunog din itong si Tives, yung kapatid ni ano ni yung wanted na Tives ngayon. Oh, yung kapatid niya. Oh, kaya may mga sunog-sunog dito 'yon. Sila-sila po 'yon up na sa bugan doon. Oh, 'yan po yung iniiwasan. Now, ito yung si Diwata. Well, hindi naman po talaga seryoso ito na sumabak diyan. Ewan ko nga kung bakit ginawa nitong grupo na 'to, pinag-file pa ng ano ng fourth nominee. Bakit? Halimbawa po, yung tatlong nominees nila, no? Nag-resign. O kaya naman, namatay sana. Ay, namatay lang. Oh. So ngayon, yung pang-apat, actually, hindi kailangan ng pang-apat eh. Pwede silang kumuha ng kahit na sino. Ang party list po, mga kababayan, kahit na nasa kongreso na yung tao, halimbawa, ito si Erwin Tulfo, di ba, nasa kongreso na. Oh. Ngayon, naisipan nung kanyang nung may-ari ng party list na tanggalin natin ito si Erwin. Matatanggal po ng party list si Erwin. At kukunin nila, buyaman natin si Montulfo kasi kandidato para mahatak lalo yung pangalan. O kaya si ano si Ben, kunin natin. Si Ben pala yung tatakbo. Kunin natin para mahatak ang pangalan ni Ben. O kaya kunin natin si Ben kasi natalo. O, si Erwin, naging senador, si Ben ipalit natin. Ganun po yun. Pwedeng palitan anytime. Oh, mula kaya yung fourth, hindi po problema yung fourth. Yes, Estrelita. Talagang obvious na obvious, ginagamit lamang ito si Diwata. Nagpapagamit din naman. That is because malaki po ang gastos. Malaki po, gastos, malaki po ang pondo. Di ba? Yung mga Diwata vloggers, kasama rin nila sa pag-iikot. Magkano po ang bayad doon? Mababa ho ang 8,000 pesos. Dadalakad diyan. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ba, ang ganda nung ano eh, ang ganda nung paniniwala nito ni Diwata para sa kanilang grupo. Ang hindi po kapani-paniwala sa kakayanan, yun pong mga nominees ng grupo nila. So, ang kasama ko po ay ang aming hindi talaga tunay na nagre-representa sa interest ng mga vendors. Plop-plop. Clarification lang sir, pang ilang nominee po kayo ng pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Okay. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Ah, pang-apat po. Opo. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advocacy po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat manindang Pilipino. Tapos meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors doon po. Yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kayang kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Diba? Alam mo, dapat naman po talaga kasi yung mga LGU natin, ito yan na, mga LGU natin, dapat suportahan po itong sabihin ko, ito yung dapat suportahan natin, ipush natin sa mga kandidato lalo ngayon, na marami tayong mga
vendors, mga ambulant vendors. Paano nyo po, Mayor? Paano nyo po, Vice Mayor, mga konsyales? Paano nyo po sila pagsisilbihan? Bawal ho ang generic na sagot. Specific yung tanong. Specific ang sagot. Alam nyo, ang pinahanap ko pong tugon dyan ay ganire. Yung mga ambulant vendors na napakadelikado na nandyan sila sa lansangan, makakabara sa trapiko, aalisin po natin sila. Iyakan na. Di ba? Iyakan na. Ilalagay po natin sila sa tamang lugar na makapagtitinda sila nang hindi po sila nakakaperwisyo para hindi rin po sila maperwisyo ng batas. Dahil ang batas, kailangang ipatupad ng tama para sa lahat. Ang vendors ayaw lumabag sa batas kasi malaki ang mawawala sa kanilang kita. Pero ang problema, wala silang nakukuhang tulong at suporta mula sa mga LGUs. So the best thing that the LGUs must do is, ito yung public market, bigyan sila ng pwesto na hindi naman po napakaliliit, di ba? Ang LGU, dapat po may-ari sila ng public market para yung mga katulad ng mga simpleng mga nagtitinda na umaasa ng kita nila ay maipantatawid ang buhay nila sa maghapon, di ba? Hindi nagagastos pa ng extra para magbayad ng mamahal ng libo-libo, pangkain na lamang nila yun at ng pamilya nila. Di ba? Dapat ganun. Merong farmers, real farmers market, hindi yung private. At ito po ay para sa mga ambulant vendors. Doon kayo magtitinda. Kung taga Quezon City kayo, dito kayo pumuesto. O, tapos merong pribadong malaking palengke, meron, bahala sila doon. Diba? May nagmamanage doon. Ito, imamanage ito ng LGU ng Quezon City. Dapat ganun. Sa mga probinsya rin naman po, mga kapatid, problema natin dito ng mga magsasaka. Saan namin dadalhin ang aming paninda? Diba? Hanggang doon lang po kasi tayo sa farm to market road eh. Anong gagawin mo? Yung produkto mo, dalhin mo ng kalsada. Farm to market road eh. Ang kailangan po ng mga magsasaka naman natin ay gawin natin silang mga vendors. Di ba? Dapat po, farm, not just to market roads, but farm to the market. Yung mga public na mga palengke, bigyan po sila ng mga pwesto dyan na makapagbenta sila. For example, itong kooperatiba ng mga magbibigas ng ganitong barangay. Di ba? O tatlong barangay. Okay, ibabagsak ninyo yung mga bigas nyo dyan. Kayo na ang magbibenta sa inyong lugar. Ganun dapat eh. Paano ibababa yung mga nasa bundok? Meron ng kalsada. Tama ho yun. Anong gagawin nga naman nila? Kakalad ka rin nila, pagugulungin yung mga sako ng bigas. Ang LGU dapat nagpo-provide ng ano. Diba? Kung merong party list, kunwari, diwata party list. Diba? Diwatang magsasaka party list, ganyan. Magpo-provide kayo ng mga truck na mga malalaki para yung mga negosyo nila, mga produkto nila, doon na ilalagay. Oh. Tapos, kung makakaya pa, di ba, yung kooperatiba ang bibili na agad, direkta na ron sa supplier. Ito, babayaran na natin. Ang kooperatiba mag-hire ng mga tindera at tindero. Oh. Yung public market na magbabayad ba sila ron ng renta? Hindi na. Hindi na magbabayad. Magbabayad na lang sila ng para sa kuryente, magbabayad na lang sila para sa tubig, at para dun sa mga naglilinis. Pero wala nang rental fee, literal na rental fee. Iyan po ang dapat na ginagawa ng mga ganyang klaseng party list. Diba? At ang ilagay nila, yun hong nakakaintindi sa interest mismo, mga hinaing ng mga nandyan sa sektor na yan. Kung sektor ng mga magsasaka, tingnan nyo yun sa agri, putrakis, napakayamang in-check na hindi nga yata alam nun paano tumutubo ang munggo. Hindi yata alam nun paano tumutubo ang palay. Di ba? Ako, natutuwa ako na nakikita natin kung sino-sino yung mga nominees. Para ho, mainis tayo kapag ka hindi po talaga. Di ba? Makikita natin hindi po talaga nila kaya yung trabaho. Wala hong masamang maglagay tayo dyan ng sabihin natin magsasaka.
Eh, party list yan eh. Di ba? Party list yan. Pero kung merong magsasakang abogado, o kaya naman yung magsasakang anak ng abogadong anak ng magsasaka, yun ang gawin yung representante sa Kongreso. Para alam isulong, alam igiit ang karapatan. Magkaroon ng pondong tama at pagpapatupad ng batas. Yun ang ilagay ninyo. Hindi yung katulad nung sa ganitong diwata, nitong party list na diwata. Diyos ko, may bayad ng vloggers. Kasi kung tutuusin, hindi naman po kikita, walang revenue dyan. I-content mo yung party list, walang revenue dyan. Eh yun ang bread and butter nila. O, di ibig sabihin may revenue, may kita. Diba? Ang sa akin lang rito, sana tamang tao po ang mga representante, yung nominees ng partido nitong party list ni Diwata. Ito obvious na obvious eh. Ginagamit ng mga mayayaman na mga bilyonaryo. Etong si Diwata, para sa pansarili nilang political ambition. Napakayaman nyo na. Bakit meron pa kayong ambition? Gustong tumulong. Langiya. Bakit hindi kayong rektang lumabas at magpaaraw at magsabi niyan sa taong bayan? Di ba tama? Oh. Meron pa magtatanong. Palagay ko wala na. Wala na. Eh ah. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Oh, hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. O, pinagsalita nila ngayon? Kasi, alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups eh, ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan, ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Maganda, maganda yung sinabi niya. Tama po yun, kailangan ng kinatawan. At dapat po, ang party list, specific po yung sagot. Di ba? Kung party list kayo para sa mga nagtitinda, isulong nyo ang interest sa mga diskursong katulad niyan. Pagkakataon nyo yan. Di ba? So dapat naman, yung mga vendors, supportahan nyo naman. Hindi ko sinasabi supportahan nyo sila Diwata. Ah. Supportahan nyo, alamin nyo sino yung mga nasa likod nito. Kasi baka nakikita ninyo, ano eh, kakaamoy namin, kamoy usok, kamoy lansangan, di ba? Pareho ang kalam, ang tunog ng aming sikmura. O tragis, pagkatapos ng manalo, yun palang inyong ka-identity ni hindi makakapasok sa Kongreso, sa gate ng Kongreso, nang hindi ho ipinagpapaalam, nang ni hindi nyo naman nakita sa lansangan nung campaign, di ba? Before campaign period or during campaign period. Marginalized eh, no? Totoo po yun, sir. Marginalized po yung nasa likod ni Diwata. Diba? Yung mga pinupuntahan niya, totoo po yun. Mga nagtitinda ng baboy, mga nagtitinda ng gulay, yung sa gedli-gedli, diba? Sa mga palengke. Totoo po yun. Pero ang problema rito, Doc Ray, ang papasok po sa Kongreso, mga milyonaryo, mga bilyonaryong tao na ni hindi po kayang irepresenta ang kanilang irepresenta ang sektor na kanilang irerepresenta. Yung interest nun. Ay, nako, katulad dito kay Mikey Arroyo. Oh. Yung LPGMA, di ba? Oh. Tama ba, LPGMA? Alam ko kasi yun eh. Mario Josep. Yan, dumper party list. Diba?
Mm. Yun nga eh, contractor sa DPWH. So anong ano nito pala? 'Di ba? At saka bakit hindi sila ang nagsasalita? Hindi sila ang humaharap sa tao. Oh. Mm, LPGMA ba 'yon? Yung sa LPG retailer, okay. Nakalimutan ko yung sa anak ni Gloria Arroyo eh. Meron nga yun eh. Si Mikey Arroyo. Hindi ko alam kung congressman pa ngayon. Kung congressman, hindi naman nararamdaman. Diba? Ay nako. Kawawang... Hindi naman po rito kawawa si Diwata. Maniwala kayo sa akin. Million po ang kita ni Diwata dyan. Hindi niya iiwan yung tindahan niya. Alam niyo kung bakit sinasabi tong hindi ako naniniwala na walang kita diyan si Diwata. Dati ho kasi ninakawan ito ng kanyang mga tauhan. Yung pera, 'di ba? Wala silang sistema roon. Ano sa iyo? 150. Oh, akin na. 100. Oh, diretso niya sa kaha. Oh, pagkatapos ito diretso sa bulsa. 'Di ba? Ninanakawan siya. Tapos iiwanan niya. di ba? May ano kasi to, may bayad po talaga yan malaki. Kaya lang po natin to binabati ko, so pinupo na. Kasi ho, may potential na manalo sa dami ng vendors. Kaya lang, ang hangad po natin, lahat ng mga party list, dapat yung mga tao na magre-representa sa Kongreso, eh talaga naman pong nabibilang, dahil yun po yung requirements, nabibilang po talaga dapat sa kanyang sektor na irerepresenta. Paano mong irerepresenta, kumbaga, ang hanay ng mga kababaihan kung ikaw ay isang bakla lang? Di ba? Oh. Paano mong irerepresenta ang sektor ng mga mangingisda dahil lamang ang ulam mo ay sardinas? Naku, isa humalaking katarantaduhan niya. Di ba?